Good evening pala sa inyo, mga kaibigan, sa mga kasipti ko, saka sa mga gusto pang magsipti. Ngayon, si-share ko lang ulit pala sa inyo yung buhay sipti sa Middle East. Ito ngayon, kakarating ko lang galing sa trabaho. So, kailangan talaga magluto dahil nakakasawa na yung pagkain ng kumpanya. Puro Indian na lang, saka Turkish food. So, alam mo naman, hahanapin natin yung pagkain natin. Si-share ko lang pala yung lulutuin ko ngayon. Ito pala yung ampalaya, ayan. Hugas na yan, nakaiwan yan. So, pinapatulo ko lang kasi napakasimpleng luto lang naman. Gigisahin ko lang siya. Ayan, nag-init na ko ng mantika. Tapos, ito talaga yung buhay. Mahirap. Talagang mahirap magsipti. Kaya, ayan, itlog na binati. Tapos, bawang saka sibuyas. Ayan, may asin, pamintang durugin lang, tsaka bitchin. Ito lang talaga. So, yun nga. Kailangan natin kumain ng gulay para may panlaban tayo sa COVID. So, sana magugustuhan nyo yung mga na-share ko. Yun pala. Marami palang salamat ulit sa mga nanonood sa Amuri Family Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga suporta niyo, lalo na sa misis ko. So maraming salamat po sa mga kaibigan ko, kahit sa mga lahat na naging hindi ko kaibigan. Maraming salamat po all over the world. Ngayon, igisa ko na yung bawang kasi mainit na. Pasensya na kayo. Medyo talagang ito yung buhay sa Middle East. So kaya ayan, isa ko pala. So ngayon, sana huwag kayong magsawa sa kakapanood ng mga video na sinishare ko. So, ayan, papupulahin lang natin yung bawang para medyo masarap. Sila maamoy, mabango. Maamoy. Malit pala. Alam nyo, mga kaibigan, ang oras pala dito eh, mag-i-eat na ng gabi. So, malamang din sa atin, mag alas 12 na sa Pinas ng madaling araw. Talagang ganito yung buhay natin. So, tiis na lang tayo. Kisa, kaya naman walang trabaho. Diba? Ano talaga yung buhay natin? Wala naman. Ano dyan na kumakain ng masarap, huwag kayong magsayang, huwag kayong magtapon. Tama-tama lang, magluto ng tama, huwag itapon. Okay, talagang napakahirap na ng buhay niyo. Ito ay yung mga pinibigay sa aming mga pagkain, Indian food. Indian food at saka yung Turkish food. Minsan na, nanghihinayang ako. Ayaw ko magtapon. Kasi, kawawa naman yung ano. Kawawa yung walang kinakain. May isip. Tapos, dito tinatapon na yung taga-misol na ako. Sana yung mga kumakain yan ang masarap. Kaya huwag natin itapon, huwag natin bayang yung pagkain. So talagang hindi ko ako lumaki sa pagkain na to. Yung panahon ng tatay ko,
yung tinatawag naming Bisaya ng palayak, yung mga maliliit na talagang mapait yun. Pero mabango naman siya. Pag iniihaw lang ng tatay yun, iniihaw tapos suka, tuba na suka. Napakasarap mo. Tapos may yung tinatawag namin dinamos, alamang, bagoong. Yun lang, iniihaw ng kunti, ihawin lang saglit kunti. Talagang Bisaya, turik. Wala na ko lang pamintan dulo. Talagang iniihaw lang ng tatay ko yun. Tapos napakabango, pag mainit pa. Kinikilaw sibuyas, kamatis lang. Wala na, talo na. Yun lang yung buhay, buhay ko dati hanggang ngayon. Talagang sanay ako kumain ng gulay. Napanatay ko talaga yung gulay. Nakain din ng tarnit, pero hindi naman yung lagi. Gulay isda yun, talagang sarawarawin yun. Pala hot cook na pala yung birada na ito. Okay. Lutong-luto, pangit na. Okay. Ano yan? Ano ito? Yung magkakatas tapos pag nas-overcook mo siya yun, papait yun. Kailangan, hindi naman yung hot cook na hot cook. Yung luto lang ng hindi siya ilaw. Kaya sa mga hindi pa nakakain ng palaya, yan, kumain na kayo. Kasi ito yung masustansya na pagkain. Huwag kayo laging karne. Karne once a week or twice a week lang. Alat. Tama lang yung alat. Hindi siya matabang. So, yeah, talagang sa akin yung ampalaya, appetizer talaga ko. Kain ako nung masarap. Kaya ba? Yung kanin. Kaya hindi katulad sa atin. Kasi alam naman yung kanin sa Middle East. Pang biryani. Ito yung ulam mo, nakakain ako ng marami. Lalo na may pritong isda ito na partner. At yung alumahan lang, kaya galunggong. Ako, patay tayo dyan. Sana dun sa mga gustong magluto ng ampalaya, yun lang. Huwag na lang kalimutan, saglit lang. Patuloyin nyo lang ng maayos, kailangan na sa streamer para hindi magtubig. Yan, yan, mawala siyang tubig, walang katas. Kasi pinapatulog siya ng maayos. Kung hindi mo kasi pinapatulog, sawag mo siyang i-overcook. Dahil doon din, kakatas din siya pag ina-overcook. Tama lang.
So dito lang muna ako. Hanggang dito na lang yan. Ito na yan. Okay na yan. So maraming salamat po sa mga nanonood ulit, sa mga kaibigan ko. Lahat all over the world. So sa pamilya ko, thank you so much. Good night. Kakain, makakain na rin. Bye-bye.